Ito yung isa sa buhay ko, mga kapanalig, na talagang masasabi ko na akin. Na, oh, hindi taihan yan. Na, masarap talaga pag mga expert yung kasama mo, no? Kahit anong mga gabit, kayang gawin. Napipil ko na naman trabaho, andungis ko na naman. Diwata, dinudumihan mo ako kahit madumi na ako. Ayan, no? Kapal niyan. Hindi na... Ito na. Ano natin? Lagyan natin bigas. Ang ganda talaga ng kubo. Yan! Yan! Para pala ako si Vegeta. Tignan nyo. Oh, etong mga kasama natin dito, mga kapanalig. Ito yung mga tao na isa sa mga may malasakit sa akin, no, mga kapanalig. No? Simulan na magbulita. Good morning, mga kapanalig, at welcome na naman po sa panibagong vlog, at welcome na naman po dito sa lupa ko sa Kalaka. At ayan, ngayon po tuloy-tuloy pa rin po ang ating paggawa dito sa aking bahay, at bagong tsikahan na naman tayo ngayong umaga, bagong daldalan, bagong pagod, at syempre kasama pa rin natin ang mga masisipag na nilalang dito sa Kalaka, mga kapanalig. Siyempre ang team kapanalig, at sila Tatay Roman, Tatay Cesar, Kuya Terry, at si Kadede, mga kapanalig, no? At ayan, si Utol na nagwawalis na dito, mga kapanalig, dahil nagpapainit na siya at nagpapapawis. Let's go! Baba na tayo doon para pakita sa inyo, mga kapanalig, kung ano na yung nasisimulan ngayong araw na ito. At nakakatuwa talaga, nakakataba ng puso na pag ganito yung mga nakapalibot sa iyo, eh talagang hindi ka tatama rin, kasi mahahata ka nila pataas, mga kapanalig, nung sisipagan at sisipagan mo, kasi talagang masisipag tong mga nakapalibot sa atin, mga kapanalig, no? Yan, let's go. Baba tayo dito, baba. Hindi pa ako ano nito, mga kapanalig, wala pang hilamos, ha. Tapos kakatapos ko lang mag-edit. Pero nakakain na naman tayo. Puntahan na natin dito yung mga tropa natin. Ayan. Ito na yung mga dos por dos na nahakot nila doon, mga kapanalig, no? At pinapatag lang po nila yung dito sa area na to. Bakit nyo pinapatag yan, Kuya Terry? Kapanghalo? Dito naman maghahalo. Kahapon doon tayo naghalo ng simento, mga kapanalig, kasi malapit yung ano, yung mga poste doon na tatlo. 'Di ba? Tatlo agad yung nabuhos natin. Sabi nga ni Tatay Roman, ang laki ng accomplishment, sabi ni Tatay kahapon. Totoo naman, dahil talagang ang daming nagawa. Dito naman tayo maghahakot ngayon. Maghahalo, I mean. At nandito si Tatay Cesar na talagang formado na nakamahabang damit at nakamahabang pambaba para hindi mainitan. Gagawa na si Tatay siguro dito ng pano sa poste. Ayan, dinalagay nila kasi ito, mga kapanalig, doon sa pinakakahoy. Ayan, naitatayo nila yan. Nilalagay nila yung kawayan doon sa pinakagilid para nakayakap na ganun. Doon nila pinapako. Dami nating natutunan dito, no? Dami nating natutunan. Pero pagdating ng araw, nakakalimutan din. Okay, so pinapatag nga lang po dito. Siyempre, kung saan ka malapit, doon ka rin maghahalo para hindi ka na maghahakot ng malayo, 'di ba? Alam po 'yan. At si Negs na talagang nandito na, mga kapanalig, na hindi na siya sinasaniban. Ang sarap ng gumising na walang alak sa katawan, no? Parang masama na ngayon, pero wala nang sanib. Ay, wala sanib. Ganda pala po may sanib. Gusto po may sanib. Alaga ka. Okay. Tulong-tulong pa rin po kami dito sa paghahalo mamaya, at kung ano pa yung pwede kong may tulong, mga kapanalig. At si Tatay Cesar doon, at Tatay Cesar, Tatay Roman, na yan, binabaybay na po itong ating dating bahay, dahil naalis niya na yung mga kahoy para magamit na dito. Ganon din eh. Ano ba gagawin natin ngayon, Tay? Magpo-poste pa rin dito, kasi meron pang kasi may natitira pa ditong dalawa sa harapan ng bahay, mga kapanalig, no? Kaya ayan ang gagawin natin ngayon. Meron pa dun sa baba. Rami-rami pa yan. Kayang-kaya ng power natin yan. Unti-untiin lang natin. So ito pala yung magiging hati ng ano tayo sa bubong, no? Dito sa gitna. Okay. Ang laki pala talaga na magiging kwarto sa taas, mga kapanalig. Kaya hintayin nyo po yan. Kahit gumulong-gulong tayo doon, okay lang. Diba? I'm excited para dyan. Kaya sabay-sabay po nating tignan kung ano ang kalalabasan ng kwarto ng ating attic. Pinapatuloy... Yun, gagandahan. Ayan. Hindi
Yun. Lahat tayo mababait, di tayo gagawa ng masama. Siyempre. Basta sila tatay nagsama-sama, magandang kakalabasan mga kapanalig. Tingnan nyo ha. Yung ano ng iba, ba't wala daw plano? Meron na pong plano mga kapanalig, nakaguit na sa utak. Hindi pa kikita plano, baka may gumaya. Oh, baka may gumaya daw. Itong bahay na to, talagang kailangan talaga matibay at maging maayos na yung mga materyales. Dahil ito yung isa sa buhay ko mga kapanalig na talagang masasabi ko na akin, no? Kaya wala nang problema. Kahit pagandahin natin yan, sariling lupa na natin to, walang problema. Diba? Yan na. At tapos na po ang pag... Tawag dyan. O, ito yung lupa na yan. Yung mga... Ganto lang? Oo. Hindi, ito lang. Yung mga nabakbak lang. Para pwede mo dalhin kahit saan. Ayaw mo noon. Oh. Oo, kahit sumakay ka ng barko, pwede. Dala mo yung lupa. Makikihati ka rin ko yan. Dala mo kayo ni Kateri. Makikihati pa. Siyempre joke lang. Malay mo naman, di ba? Maging successful tayo ng gusto. Baka sa susunod, isa ka na sa ano, may lupa dyan, di ba? Yan, ilalaglag na ni Megs mga kapanalig yung mga lupa doon. No? Wala naman problema dahil nga may harang na. At ang linis na naman ng paligid na yun sa baba dahil nga kay Daddy Oms. Maraming salamat at mamaya ipagpapatuloy niya yan. May nasagap akong balita na pupunta raw si Paring Kanoy dito mamaya dahil nga magdadala ng sako para maituloy itong proyekto ni Daddy Oms at ni Utol at ni Kanegs. Nung nakaraan ba kayo yung gumawa niya, di ba? Oh, para ano, matambakan na natin. Sayang rin naman kasi yung mga lupa mga kapanalig na nahuhukay dito. Sa bagay, sabi ko nga, itatambak pa naman niya sa mismong bahay yung mga lupa dito. Kaya walang problema na kahit maraming mahukay na lupa, hindi naman masasayang 'yan. Yung talagang kinikinis ni ano, ni Kuya Terry. Ayos. Dahil sa mga taong 'to, lalo akong sinisipag mga kapanalig. Ah. Kasya na 'no. Pero pa kasi tayo natirang dalawang ano, parilya. So yung dalawa na 'yon para dito 'yan mga kapanalig. Yan. Tapos si Kadede, ang sabi niya, ang proyekto niya ngayon ay gagawa siya ng pamorma nitong ating mga poste. Meron naman tayong mga pinulik diyan mga kapanalig. Tapos yung circular saw, pinadala na rin natin kay Tatay para magamit natin dito. Mabilis yung paggawa, hindi mo na kailangan ng lagare na mano-mano mga kapanalig, no. Circular saw na lang para ipapadaan mo na lang doon. Mamaya papakita ko sa inyo mga kapanalig kung paano yung paggawa ng forma. Alam ko naman sa lahat ng vlog ko na about sa bahay, nakita nyo na yun mga kapanalig, no. Pero syempre, gusto ko lang pakita ko sa inyo ulit para nakikita nyo yung step by step ng paggawa ng bahay ko dito mga kapanalig. So episode 3 na tayo ngayon. Ay hindi pala, kasi meron pa akong tatlong vlog na nakatingga. Hindi ko pa alam kung anong episode na to. So pag na-edit ko na lang. Tara, kita tayo dito. Tignan natin kung ano yung next na gagawin nila mga kapanalig. Ayan si Negs, oh. Na, oh, hindi taihan yan. Naramdaman ko na yung aura ni Negs. Ayan. At yan si Daddy Oms na nag-ready na rin doon sa taas. At si Utol na nag-ayos-ayos lang dito. Maraming salamat pala kay Negs kanina dahil ang aga gumising din at nagluto ng aming breakfast. Papamanahan ko talaga ng lupa yan sa kuko. Okay, ready na po sila na buhangin dito at hahakutin po doon mga kapanalig at tulong-tulong na po kaming maghalo niyan. 'Di ba? Aga sisipag. At si Tatay sinisilip lang po yung mga kailangan gawin dito, kung ano pa yung mga kulang. Sabi ko nga sa inyo mga kapanalig, ito lang yung isa sa mahirap na pag ginawa yung bahay, na ulitin ko lang yung pag ano ng mga pundasyon, hukay-hukay, di ba? Di ko rin alam. Kasi baka mayroon pa sa taas na mas mahirap na gawin. Eh kung mga simpleng bahay lang, yan lang naman talaga mahirap. Huwag lang yung mga building, di ba? Yung mahirap din. Okay. Bali ilang sako yung hakutin. Hakutin nyo? 12 na sako mga kapanalig. Bali dalawang simento na yan. Para sa dalawang sakong simento. Ang araw natin ngayon mga kapanalig
ay Wednesday na po. So ilang araw na lang, sahod na. Kailangan natin mag-ready. Okay. Mag-ilamos muna tayo. Baka pagharap ko sa inyo, puro muta ako. Yan. Wala pa rin tayo si Pilyo. Maya-maya na tayo si Pilyo. Ah, kakatas ko lang mag-edit. Tatlong vlog yung in-edit ko, mga kapanalig. Kung may editor lang ako, sabi ko nga madaling araw pa lang, nagbablog na ako eh. Ay. Alright. Uy. Uy. Uy, ang dulas. Ingat. Ito na yung circular saw, mga kapanalig, no. Ang problema nga lang, kailangan i-check yung loob kasi under nga daw yan. Kaso nga lang, baka ano, dad? Stock up. Baka ma-stock up. Kasi ang tagal natin hindi nagamit yan eh. Kaya kailangan i-check natin yung loob. Baka mamaya may mga anay na yan eh. Ito mong kalawang. Mm-mm. Nandun na kasi hindi namin nagagamit. Nakastock lang dun sa ano, sa may mikat. Tawag dito sa kabila, kay Lamaring Rubilin. At maraming salamat nga pala sa ano, nagregalo sa akin ito. Nakalimutan ko na naman yung name niya. Pero kung sino ka pa, kung sino ka man po na nanonood dito, maraming salamat po. Yan. Hindi natin mabuksan eh. Ay, meron ako diyan ano ha. Sa box ko. Meron akong tools. Yun. Hindi kayo nagtatanong sa akin, kumpleto ako eh. Yan. Yan, inaayos lang. Kailangan kasi natin to ano, para dun nga sa sinasabi kong pang gawa natin ng forma. Yan, diba? Nagkakandahirap sila sa pako. Meron pala ako. Alam nyo naman, makakalimutin. Ayos na. Kailangan talaga alagaan natin yung mga gamit natin. Kasi lagi nating ano yan eh, magagamit sa dito. Diba, marami pa kang kailangan i-develop. Kaya kailangan ingatan natin. Tapos yung grass cutter natin, ano rin natin yun. Aayusin din natin yun. Masarap talaga pag mga expert yung kasama mo, eh, no? Kahit anong mga gamit, kayang gawin. Ano tayo, merong ano, problema? Nakalawang. Basta kung igagal, iangat lang naman niya. Iangat lang, tapos lilinisin. Alam ko yan, eh. Joke lang. Tutulak lang. Yan. Kailangan sa alang-alang natin. Papaturo to tayo kay Daddy kung paano ang tamang paglilinis ng mga ano natin, ng mga machine para magtagal sila. Yan, hindi magtampo. Tamang kalawang. Oo nga po, may kalawang. Kailangan natin linis. Ano pang linis dyan, Dad? Yun lang. Joy? Pagagalawin lang siya. Oo, galawin lang. Nilalagyan lang siya ng kahit langis. Mm-mm. Kasi nakapit siyang kunyan dito sa tanso. Mm-mm. Okay. So, tignan natin mamaya, mga kapanalig, pag okay na. Pag maandar na. Kasi importante itong mga machine na to, no? Para mapabilis din yung ating trabaho. Hindi na tayo magmamano-mano. Ayan po si Tatay. Pero dadaan muna si Kuya Terry. At si Ampoy. Na nasa sarili na ngayon. Ampoy, binabaw. Hi, wait! Hi! Loko. There's more! Tinoyo na naman. Ganyan si Nex pag walang hangover. Masigla. At yun po, binabaon na po ni Tatay, mga kapanalig, yung mga pangsuporta para sa ating koste. At nag-aakot na po si Negs, na napakasipag naman po talaga. Ayos. Let's go. Napalaban na naman po sa buhatan. Tara, buhat din tayo. Para yun yung pinaka-exercise natin ngayong umaga na ito. Para pagpawisan tayo. Buhat. Napipil ko na naman trabaho, andungis ko na naman. Yeah. Pati yung mukha ko, puro buhangin na rin. Pati yung panot ko, nalagyan na rin. Yan talaga mangyayari dito sa mga tanim natin pag ginagawa yung bahay. Masisira talaga sila. Ayusin na lang natin pag ano, pag okay na yung mga murado. Ang ganda ng tubo, sayang. Hup! Balikan doon. Alam lahat ni Kisang mo yung kahoy ay. Ay, Samboy. Sinimot na pala na Samboy. Let's go. Kulang pa. Tara na. Oo, order pa tayo. Kulang pa raw yung kahoy. Importante talaga itong kahoy sa pagpapagawa ng bahay. Ilan pa yung bubuhatin? Lahat?
Oh, may parating. Ah, si tatay, sali pala yun. Oh, ito ang exercise na umaga. Oh yeah. Oh yeah. Hakot! Hakot tayo. Galaw-galaw para matunaw ang mga kinain natin ngayong umaga. At ang arroz caldo na napakasarap kahapon. Ang ating pangatlong buwat sa umaga na ito. Yung tatlong buwat na to, mga dalawang balik to sa pagkain mamaya. Okay. Lagyan na rin ng semento ni Kuya Terry. Yeah. Let's go. Sarap sa paramdam, pawis agad. Yun, ayun na yung last two. May natira pa, wala na. Alright, haluan na, haluan time. Uy, salamat na naman po sa taas dahil pinagbigyan tayo sa magandang panahon ngayon. Sumisikat ang araw, nakangiti sa atin, no? Harapan kami, oh. Ha? Pakita lang. I-invite mo na naman yung ulan. Ayos. Haluan time na. Ang problema dito, malayo yung tubig. Maghahakot din tayo ng tubig mamaya. Hindi abot. Ay, abot ata. Pag may ano, sa banyo. Abot pala sa banyo yung connect tayo. Kasi setup lang natin. Tara. Shhh, Juwata, dinudumihan mo ako kahit madumi na ako, oh. Doon na, mamaya. Natapos na po ni Daddy Oms, mga kapanalig, na gamutin itong ating isang machine. Kumbaga si Daddy Oms yung pinaka-doktor dito. Pag merong nasugatan, siya yung gumagamot. Na tayo, no? Ayan, yung mga pag may problema sa mga ganyan, siya yung gumagawa. At balik na po tayo dito, mga kapanalig, sa ating mga tropa. Tignan natin kung ano na yung pinagkakaabalahan nila dito. Ang sarap pagpawisan. Umagang-umaga, ang pawis. Yan ang magandang sign na healthy ka pag lagi kang pawisin. Di rin nata sure. Yan na. Panoorin nyo sa vlog ni Negs yung paghahalo, mga kapunarig. No? Sipag ni Negs talaga. Oh. At silipin natin si Paring Samboy dito. Ang ating steel man. Yan. Diretso ulit sa paggawa dito ng ring. Ang kanyang outfit ngayon ay naka-red at naka-black na pambaba. Palit na. Okay. Let's go. Bubuhusan na natin ito maya-maya, mga kapanalig. Ready lang nila tatay. At kinuha na rin ni Kuya Terry yung mga pala para mapagsimula na maghalo. Ayan na. Ang sarap magpa-araw basta ganitong oras talaga. Ito, nag-uusap lang si Tatay Roman at si Tatay Cesar kung paano nila itatayo itong mga suporta natin. Paliwanag ko lang po sa mga medyo walang alam sa construction. Nilalagyan po nila ito ng pinaka-guide para may alalay po ito. Kasi kailangan pantay po yan, mga kapanalig, no? So pag nilagyan natin yung forma yan ng mga plywood yan bago buhusan, ito po yung nagiging alalay. Itatali po yun dyan. Diba? Para kahit buhusan siya ng semento, hindi siya gagalaw. Kaya may mga suporta sa apat na sulok yan. Lalagyan ng alambre. Para nakapix, kumbaga. No, Tino? Oh, alam ko yan eh. Ayan. At ito si tatay na diretso pa rin po sa paglalagay ng mga kahoy. Kulang pa po yung kahoy natin, mga kapanalig. Kaya, bibili pa tayo. No? Kaya natin yan. Tiwala lang. Matatapos din yan. Okay. Ito si Tatay Roman. Sana yung pwersa na naman silang dalawa dito. Abot naman. Yan. Abot nga. Ay, hindi. Kulang. Duktungan. Dalawang halo na po yung ano nila doon ginawa, mga kapanalig. Dahil nga dalawa yung dalawang butas yung tawag ito, bubuhusan natin ng simento. Ayun, adjust na lang.
Naisip ko rin yun, di ko lang agad nasabi. Ayan na. Buti may mga malapit na kawayan dito mga kapanalig. Huh? Naku, bato yung pinupukpok mo dahil. Habang busy sila dito mga kapanalig, papakita ko lang sa inyo yung simento na natapos kahapon. Ayan o. Kapal niyan. Hindi nakalawit yung stirrup mga kapanalig. Kapal. Ito, ano lang to, isang halo lang to mga kapanalig. Pero talagang ano siya. Puno. Kasi medyo maliit lang yung hukay natin dyan. No? Ito naman sa kabila. Ayan, sa gitna. Makapal din yan. Isang halo lang din to mga kapanalig. Kasi maliit lang din yung pinaka ano niya, box. Pero dito tayo naging dalawa. Dahil nga... malalim to mga kapanalig, no, halos lagpas tao. Tapos malaki din yung pinaka box na hukay niya. Pero ayos na ayos yan. Importante rin na matibay itong part na to, sabi ko nga sa inyo, kasi parang ito yung sumasalo halos ng bigat pati doon sa may baba. Ilang araw lang po makikita nyo na yan mga kapanalig, di ba? Miyerkules pa lang ngayon sabi ko nga, pero ang dami nang nagawa. Sanib persa. Ayaw bumaon. Right. Nag-alala ako mga kapanalig kasi yung brief ko na nakasampay doon, hindi ko nakita. Kasi uulan eh, walang pangontra. Pero nabuhayan ako nung nakita ko may nakasampay na brief dito ng dalawa. Ibig sabihin, meron pangontra pa din na yan. Oh. Isang no-guard, isang medyo matinupa. Isang kupas, tsaka kupas na kupas. Ayan na. Alright. Maaraw naman mga kapanalig. Ayan, lagyan na nila utol ng hollow blocks. Ay yung ano natin. Umabot ba yung hose? Umabot nga, anong galing. Sabi ko sa inyo, abot yan eh. Doon tayo kumonekta ng tubig mga kapanalig sa banyo para makarating dito. Mahirap kasi maghakot ng ano tubig. Malayo. Ay si Utol mga kapalig na pagkatapos maglinis sumuporta na rin po dito sa paghahakot ng mga tawag dito bato o graba. Nandito na si Kadede. Ano? Disposable. Nandiyan na yun o. Yung circular saw. Kaso wala yung ano nun. Yung lamesa, ikaw na bahala gumawa ng diskarte. Okay, pare. Alright. Alright. Okay, dire-diretso na tayo dito sa gawa. Ayun pa pala yung isang gagamit tayo ng ano. Importante, yung kahoy. Paano nga pala yun? Parang ubos na yung kahoy natin para sa pamorma pa lang. Madali lang ho yan. Ha? Ah, sige po. Oo, kasi yung pamorma na yun, dapat yung gilid nun, puro kahoy. Tapos itatali para hindi siya mabuntis mga kapanalig. Yung mabuntis, yung parang bumigay yung pinaka-forma niya. Bumukol. Umawala o bumukol. Diba? Pangit kasi sa poste yun na mayroong bubukol. Sabagay, pwede naman siyang remedyuhan. Pero syempre, mas maganda yung ano, yung smooth. Diba? Nilagyan na rin ni Kuya Terry ng graba to mga kapanalig para suporta sa ano natin sa poste. Ayun yung magkakasama eh. Graba, stirrup, stirrup tawag dito, parilya, semento, 'di ba? Buhangin. Tapos yung pinaka stirrup, eh magkakaano yan, magkakagrupo diyan sa poste. Ang bigat naman ng martilyo mo, tay, maso na yun. Ano, game na? Game na? Hindi, naayos pa nila eh. Wala pa. Ha? Baka malaglag sila tayo dyan. Okay. Ayos na rin po yung halo doon. Simula na ang laban. Ano, pre? Ready ka na sa mission mo? Ready na. Anong gagawin mo ngayon? Maggagayat ng plywood para gamitin sa pamorma sa ating poste. Okay. But parang naka-sunblock ka ngayon ah. Mainit eh. Mainit.
Naka-sunblock ka ngayon, ha? Ayos. So yun nga, sabi ko nga sa inyo, si Kadede yung naka-ano dun, kaya, naka-ano dun, naka-toka para sa paggawa ng forma. Kaya pinakuha na rin natin kay tatay yung circular saw. Diretso na rin po sa paghahalo dito si Kuya Terry. Ayos. Ito na lang yung natitira. Di ba, dinudumihan mo ako. Ito talaga, nagbablog ako eh. Mamaya na tayo maglambingan. Mamaya na. Oh, apo. Mamaya na! Ikaw talaga. Tignan nyo, anong ginagawa niya na. Yan po, ito na lang po yung nalalabi. Mamaya na, diwata. Kala mo naman naliligo. Ito na lang. Diwata! Ay! Mamaya. Ayan na lang po yung nalalabi sa bakal, mga kapanalig, no? At bibili na tayo. Natuloy din. Ito talaga si Diwata, eh. Ganda na naghahagdan. Oo. Sige, vlog mo na yan kung anong gagawin mo dyan. Ayan o. Pasilip ko lang sa inyo ulit itong ating hagdan. Okay, nice one. Dito na si Kadede, mga kapanalig, maghihiwa o magagayat itong mga pamorma natin na pinulik. Dahil dito lang yung part na diretso. Kasi pag pumeslo siya doon, mga kapanalig, mahirap. Dahil puro paling yung ano, yung lugar natin doon. Tagilid. O kaya na malinisin ni Kadede yan eh, after, no? Robert ka na na. Ha? Ipat natin lamin sa dito, pero alkapuglin dyan mamaya. Dito. Ah, dito tayo sa magigitna. Dito. Ipantay na lang. Oh, level bar. Oo. Okay, lilipat daw doon. O, kasi may mga damit eh. Puro alkapuglin dyan. O, pari alkapuglin. Di mo talaga alkapuglin. Di mo tulad ng mga tiles? Doon na lang. Okay. Itong lamin saan gagamitin? Mas malagkabok pang plywood na kukasariya. Ah, ganun ba? Ito bang gagamitin? Hindi, lalagay ko lang dito. Bagsak na dito, plywood. Aba, hindi kang magagawa ng patungan. Okay. Sige, dyan na lang. Okay na, let's go. Para mabilis ang trabaho. Para hayahay. Okay, panoorin nyo lang sa vlog na kita kung ano yung project na gagawin nyo dito, mga kapanalig. Kaya let's go. Balik tayo sa tropa para mapasilip sa inyo kung ano na yung mga ginagawa nila. Disisite ba, saan ba yung anilyo mo? Disisite? Anilyo? Disisite? Disay? So dahil dito yung magiging terrace natin, mga kapanalig. At ito yung pinakahangganan ng ating pader. Ang laki nung magiging terrace natin kasi habuli natin yun. Yung poste na yan. Kaya pag meron na tayong terrace dyan, hanggang dun sa dulo, automatic, tapyas na tong mga ano na yan, saging. Diba? Tapos lilinisin natin tong mga part na medyo nakasagabal sa tanawin natin para masarap talagang mag ano dyan, kape-kape. Diba? Magmuni-muni. At habang nagkukwento ako, busy rin sila tatay dito na magplano. Yes. Ah, bariya nga pala. Oh, kailangan na naman ng bariya. Oh, talaga. Hindi mo magturo, kinakainutan. Meron pang bariya dyan, naririyan ng baso. Oh. Yung sige po, kulang pa yung bariya. Kailangan maraming bariya para ano, matibay. Yung bariya kasi isa sa nagpapatibay yun eh. Ito na yung mga bariya. Talagang gamit na gamit. Diba? Dalawang ano yung poste yung lalagyan natin ng bariya. Damihan na natin. Bariya kayo dyan. Yes, let's go. Kailangan nyo ng bariya. Ito ng bariya. Bariya. Ano yan? Ayan yung paggagayahan. Tama yun eh. Pumutwit-twit ang araw ha. Bariya. Tapos bigas. Ayan. Ito yung bigas. Oho, ito may bigas na rin. Tara, ito na. Kailan ba nagsimula yung pamahiin na kailangan ng barya doon sa poste? Tsaka bigas, noong araw pa? Sa mga building rin ba, may mga barya din yon? Ito na. Ano natin, lagyan natin bigas. Ano yan, tol? Ang ginawa ay ko, paduguan natin, no? Oo. Sige, paduguan natin. Kailangan natin paduguan yung mga poste nito, mga kapanalig, para matibay. Okay. O, ayan, para mas matibay. Dugo ng ilonggo.
Mga dugo namin ipapatak dito. Yan na. Okay na po. Nailabilag na natin lahat ng barya. Bibili muna tayo ng mga manok doon sa taas, mga kapanalig, no? Yung mga 45 days o kung anumang klaseng initindang manok dyan, para mailagay natin dito, no? Hindi pwede mga manok natin, mauubos yan eh. Kailangan paramihin muna natin yan. Ay, laway ko na naman. So dito, ito yung front ng bahay natin, mga kapanalig. Sabi ko, ayan nga. Sabi ko kung may terrace dito, baka lalaglag ng rekta sa terrace yung tubig. Naalala ko may alulod naman pala. Laki ng terrace natin dito. Sa terrace natin, kasha ano dito, 20 katao. Pag nabuo yung ganong kalaki. Kasunod yung plano. Dami niya, no? Kahit magparty-party kayo dyan sa gilid. Nagmi-meeting pa rin sila dito. Saan? Yung to din eh. Kanto din eh. Iyarang gilid, edi G.O. 20, tapos... Kasi nga metro, pero nga metro. Para sasabit niya tayo. Sabit. Pero nga metro. Metro. Kaya na, ano sabi ng gilid ko. Congrats kay Tatay Cesar kasi putok na yung tigyawat niya. Kapon, masakit pa yun eh. Tapos na sa pagbibinata, no? Oo nga, oh. Hindi na siya in love ngayon. Pagbibinata. Sabit niya ako kaya. Ano, 20, kakating siya, 35. Hindi siyang paraon. Pakinggan nyo muna yung mga pinag-uusapan nila, mga kapanalig. Mamaya na ako dadaldal. Kasi maganda rin itong mga impormasyon na ito eh, pag napapakinggan nyo eh. Yung mga sukat-sukat. Masasabi kang din eh, din naman ang isa eh. Yes. Ayos. Pako, may hulog ko dyan yata, Pako. Ayos lang, Pako, tayo, para hindi tayo maubusan ng stock ng Pako. Diba kanina, pag naghulog daw ng barya, ayun pala yung pamahiin na yun, para hindi ka maubusan ng pera. Sa bigas, naglalaglag din para hindi maubusan ng bigas. Kung kaya, nitaan ko lang, kaling price din eh, para hindi tayo mawala ng price. Lalo ubos. Ayan, o. Okay na? Alright. Let's go. Yan. Uhulog na. Yes. Si Samboy, isa to sa mga pinakamahusay na mason dito sa ano eh, sa Matepok, mga kapanalig sa Kalaka. Oh. Pero yung ano mo, kamay mo may allergy sa ano, semento, pre. Oo, kaya lagi siya naka ano, naka gloves. Kasi, sabit. Di ba kung gloves pag nakasya sa bento? Sa bakal lang, makakalawang. Sa bakal? Oo. Oh. Kaso nagsusugat kamay mo pag naano ng semento? Yun lang. Okay. Sabit. Sensitive pala yung kamay ni Samboy. Allergy. Hello. Allergy ako na. Pwede yung buka eh. Ah, yes, tay. Si tatay lagi taga sentro niya sa hukay. Oh. Sabi niya sa pao. Yan na lang ang buhati niya. Galing tatay tol pagdating sa butas. Sabit. Oo. Magaling sa butas si tatay eh. Siya lagi taga sentro eh. Meron pa pala akong hindi nasasabi sa inyong aray ko po. Putik. Meron pa pala ako sa inyong hindi napapakita na kakabitan ng poste dito sa panggilid. Sa gilid ng bahay. Ayan o. Ito. Dito na nga pala yun. Tama, dito sa may puno na to. Nasabi ko na rin pala sa inyo. Ito yung pinaka-X nung ano eh. Nakikita nyo ba? Yung nga tanse. So dyan si sentro, mga kapanalig, yung hukay. Hindi naman siguro madadamay ito. Itong pinaka-pader dito. Mas titibay pa siya kasi dalawa na yung pinaka-poste niya. No? Ayos. Itong CR po namin, mababaklas na ho ito. Yung inidoro na to, gagamitin na lang namin pag nilipat doon sa likod ng kubo. Yung maliit na CR. Parang pang iihi lang, mga pang... pang CR lang, pang emergency, di ba? Tapos itong pinaka poso negro, syempre diyan na 'yan. At ang CR natin nasa ibabaw nito, mga kapanalig. Kaya madali lang i-connecta sa poso negro yung magiging CR natin doon sa taas. Oh, balik na tayo. Kalinis naman talaga nitong ginawa ni Daddy Oms. Ano? Malaking bagay rin talaga si Daddy Oms dito sa team kapanalig eh. May kanya-kanyang project eh. Kami doon sa construction, si Daddy Oms dito sa pagpapatibay ng lupa dito. Tara, okay tayo sa taas. Ayan, naitayo na. Okay na? Sure na ba yan? Kadede, ang tagal mo raw!
Ay, naayos pa ba? Yan ba titis-tisin pa? Alright. Ayan na po. Nagsisimula na si Kadede. Panoorin nyo lang sa kanyang vlog. Kung ano yung ginagawa nila doon. No? Ang ganda talaga ng kubo. Ayos talaga. Kompleto na po ang mga kapanalig, ang ating poste dito. Hinihintay na lang po natin yung pamorma mga kapanalig para mabuhusan. Ito, hindi pa pala. Hinihintay lang natin yung go signal nila tatay para mabuhusan pala itong mga parilya dito. Ano po? Salamat kay Negs kasi nagpaano siya, nagpa Lipton iced tea para daw mabuhayan ang ating mga dugo. Para sa mga napapagod at nauuhaw at natutuyo ang lalamunan, pwede tayong uminom ng iced tea. Di ba? Para tuloy-tuloy ang trabaho. Tama ba, Negs? Oo naman. Sakto-sakto sa yung damit, Negs, ha? Oh, suot mo na pala yung isa. Sakto-sakto. Ayan naman ang mga yayay na nagpapapansin sa atin, mga kapanalig, na gusto na naman sumama sa ating vlog. No? Mamaya na kayo mag-ingay. Nagkukwento pa ako. Try natin kung masarap magtimpla ng ice dito si Negs. Tabang, no? Dakto lang. Hindi siya matabang. Hindi siya matamis. Ano siya? Kumbaga. Kumbaga, wala lang. Yeah, slight lang. Tubig pa rin. Kumbaga, tubig go pa rin. Ano? Okay. Haluin natin, are? Saan nakuha yan? Ah, dyan. Dyan. Sayang, ano? Bubuusan, ha? Hindi pa. Wala pang go signal ng mga ano, eh. Bubuusan na. Ah, bubuusan, ha? Let's go. Tara, buhos na, buhos. Tara. Butay tayo na natin, kuya. Tara, tara. Tara, tayo magbuhos. Kumbaga, tatlo lang tayo trabaho. Ikaw na yung pinaka-purman kami na hindi. Oo, ako magsasabi kung anong gagawin nyo, ha? Sige. Okay, yeah. Lagay mo. Tatlo lang. Okay. Lagay ng konti sa baho. Oo, lagay ng konti sa baho. Haluin. Haluin. Okay. Bigay. Tubig. Tubig, tubig. Kasi ano eh, kailangan medyo malapot, malabnaw. Masa-masa. Para talaga smooth na smooth. Alright. Nag-ready na kasi yung iba doon ng mga pamorma, mga kapanalig. No? At tayo dito. Tutulong muna tayo dito. Next, kaya ba yan, Negs? Kaya ba ng medyo malabnaw? Para mapabilis ang ating trabaho. Yeah. Yon! Oh, ha? Yon! Bigat. Hirap pala sa tulad. Ubig! Ubig! Pala para maparating natin kung saan karapat dapat itong mga hinalo nating semento at laba. Okay, laglag mo. Alin ang gagamitin natin? Tayo kumalasya. Let's go.
Yan, so malapit na tayo matapos dito sa part na to, mga kapanalig. Tapos doon naman tayo susunod sa may gitna. Oh yeah. Kayang-kaya basta nagtutulungan. Tignan natin. Last na ba yan? Di pa. Tibay nyon. Wow, parang ipot. Hugas muna tayo ng paa dahil nababad doon sa simento. Baka rin magsugat yung paa natin, sabi ni tatay. Lalo itong akin, tol. Ha? Nakapa, ano naman ito? Uy, baka magalit si mama, ha? Naglaro ka na naman sa simento. Eh. Oh, doon hindi ka pinagtatrabaho, lagi ka lang nasa bahay. Tapos ko lagi naka... lagi naka-medyas ka pa doon, eh. Oh. Yan, bandawan lang natin. Yes. Oo. Busy kami dito pero si Utol mas busy dahil sa kanya nakasalalay kung paano kami magkakaroon ng buhay mamaya. Si Utol lang nakatoka sa pagluluto ngayon, mga kapanalig, ano? At si Tatay Roman dito na nag-ready, mga kapanalig, para sa pamorma po ba yan, Tay? Gagamitin sa forma ng poste. Poste, okay. Alright. Let's go. At si Kadede, diretso pa rin po doon sa gagayat nitong ating mga pinulik para sa pamorma din ng poste. Kailangan pala, mga kapanalig, makapag-order na ng materyales katulad ng buhangin at graba. Habang meron pa maghahakot, kasi baka mamaya maubusan kami ng materials dito. Tigil na naman ang trabaho. Oo, dito na lang itatambak. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ganun kadali dito maghakot ng materials, mga kapanalig. Kaya kailangan talagang budgetan mo rin yung mga maghahakot ng mga ano ba, taas sa taas. Woo! Grabe. Ang init. Kitang-kita na yung panot ko, oh. Kakaisip to, eh. Pre, magaling ka na. Pre, tama. Tama na, sabi ng doktor na huwag ka gano'ng mag-isip. Magagaya ka dito. Magagaya ka kay Utol, tsaka sa akin. Dati ano, eh, hawi ako ng hawi, ganyan ako ng ganyan. Tiyatakpan ko ngayon, kahit na ganyan, wala na akong pakialam. Oh. Wala nang hawi. Para pala ako si Vegeta, tignan nyo. Oh. Super Saiyan. Wala na talaga. Oras na para magkape. Habang nagkakape sila, mga kapanalig, ako i-update ko muna kung ano na yung mga ginawa nila dito, no? Kasi nagpasa ako ng video at nagka-problema yung ating GoPro, hindi ma-view yung mga video. Buti na lang nagawa natin ng paraan. So okay na ngayon, balik tayo sa vlog. Ito, mukhang umpisahan na, mga kapanalig, yung paghuhukay dito, no? Yung isang poste natin dito sa may tansina, yung X na yan, isa-sentro natin, mga kapanalig. At nabuhusan na rin lahat. Yan, napakita ko na naman sa inyo, mga kapanalig. Hindi naman pala tatamaan yung pinakapuno na to. Pero ang problema pa rin yan, kasi kalat yung ugat niyan, gumagapang. Kaya challenging pa rin yung paghuhukay. Tutulong-tulong na lang kami para mapatapos agad. Ang bilis ng trabaho. At iniintay na lang yung pamorma. Si Kadede kasi, mga kapanalig, yung nakatoka sa paggawa ng forma nito para mabuhusan na natin ngayong araw na ito. Habang maganda pa ang panahon, mga kapanalig, no? At ayun nga, tiyempo-tiyempo yung paggawa natin na halos laging araw-araw, eh maaliwalas ang panahon, hindi ganong naulan. Kung ulan man, paambun-ambun lang, mga kapanalig, kaya salamat talaga. At ayun, sila Kadede kanina doon, eh nakapaghiwa na ng pinulik, mga kapanalig. Hintayin na lang natin mamaya. Siyempre sa next vlog na natin yon, mga kapanalig, no? Ngayon, update ko lang kayo kung ano yung mga nagawa nila. Dito naman sa basement natin, mga kapanalig, ang pagbabago dito, masasara na yung pinto dito, tapos doon na ililipat yung pinakapintuan. Kasi ito na yung magiging ano, eh, magiging daan yan, mga kapanalig, dito sa may ilalim ng pinaka-terrace natin, para pwede pa natin malagyan ng mga mahalagang gamit natin dyan, pwede natin ilock, no, para hindi napupuno ng gamit itong pinakataas ng bahay natin. Kumbaga meron pa tayong pinaka-stock room, yung mga importating bagay dyan natin ilalagay. Lalagyan natin yan ng pinto na kahit gate, no, na bakal, para safe na safe, mga kapanalig. Excited na ako sa kalabasan, pero unti-unti lang natin. Etong mga kasama natin dito, mga kapanalig, ito yung mga tao na isa sa mga may malasakit sa akin, no, mga kapanalig, no. Kaya huwag kayong mag-alala, kasi itong mga tao na to, eh hindi ko naman papabayaan, mga kapanalig. Talagang syempre sila yung nakakasama ko dito sa hirap at ginhawa.
Kaya talagang kailangan lahat ng paghihirap nila eh meron tayong kapalit, 'di ba? Na talagang bukal sa puso ko na ibigay sa kanila, mga kapanalig. Saka ayan, sila Tatay eh, talagang ano, sila Tatay Roman, sila Tatay Cesar. Talagang mababait 'yan, sila Kuya Terry. Yan mga nakakasuporta natin dito. Sila Samboy, malulupit gumawa 'yan. Kaya okay, mag-alala. Talagang papasahuran natin yung mga yan, mga kapanalig. Hindi naman pwede na yung iniisip nyo na walang sahod, di ba? Kaya kailangan lahat ng kilos na dito, eh bibigyan natin ng mga reward. Iba pa yung sahod sa mga ibibigay ko sa kanilang tulong sa mga susunod na panahon, mga kapanalig. Lahat na nakakasama ko, hindi ko makakalimutan yan, no? Lahat ng may ginawang maganda sa akin, susuklian natin ng mga gagandang bagay, di ba? Ako naman yung tao na, mga kapanalig, na kilala nila ako eh, na pag meron, pag may sobra, hayahay kami lahat. Hindi lang naman ako yung, kung meron akong sobra eh akin lang. Talagang lahat sila naaambunan, nababahagian. Kumbaga, sisipagan ko para rin sa kanila. Kasi syempre, pag nakikita ko sila na laging kumikilos at masisipag, talagang lalo kong parang naano sa sarili ko na kailangan ko magsipag kasi marami ring umaasa sa akin, mga kapanalig. So yung mga ginagawa nila dito, eh nagiging content nila. At ayun, talagang sa sipag lang talaga ng paggawa, mga kapanalig, at pagbablog, talagang malaki ang sasahurin mo. Depende na lang sa iyo, mga kapanalig, kung hindi ka kikilos, di ba? Yung mga talagang masisipag ang tumatagal talaga, mga kapanalig, dito sa Team Kapanalig, no? Dahil kung ikaw eh talagang hindi ka naman willing gumalaw-galaw at kumilos-kilos, eh di wala ka rin magiging content, di ba? Hindi naman pwede na puro lagi lang kayong kwentuhan dito na walang gagawin. Siyempre alam naman natin na ang content namin nung una pa man, eh talagang paggawa ng bahay at kung ano-ano pa, di ba? Kahit doon sa Bukana, di ba, naging content natin yung paggawa ng bahay, kahit yung iba eh puro kulitan. Pero siyempre, bilang nandito na tayo sa sarili nating lupa, talagang gusto kong makita, mga kapanalig, no? Gusto kong makita nyo kung ano yung nagiging journey ko sa bawat na-achieve ko, mga kapanalig, no? Katulad nito, nabili ko tong lupa na to, na dati talagang parang gubat pa lang, mga kapanalig, puro damo, wala kang makikita, halos marami pang tanim na kung ano-ano. Ngayon, naitayo natin yung kubo na yan, di ba? Sa pagsisikap natin at tulong ng Team Kapanalig. Siyempre, kung hindi rin dahil sa pagsisikap ko, hindi, walang lahat to, mga kapanalig, no? At syempre dahil din sa inyo, mga kapanalig, at kay Idol Jabber Sniper, hindi natin nakakalimutan yan. At sa lahat ng tumulong simula pa lang nung una. Kasi, mga kapanalig, pag naging part ka dito sa team na to, talagang asahan mo na talagang kikilos. Pero hindi naman palagi. Kasi ano to eh, depende sa'yo kung anong gagawin mo, pwede ka naman magpahinga eh. No, pwede kang itigil mo yung trabaho mo, magpahinga. Kaya hindi sa pilitan, no, kailangan mo tapusin mo to sa isang araw, tapusin mo ngayon yan. Depende sa iyo kung paano mo ipagkakasyahin yung oras mo sa isang araw para sa isang content. Kumbaga, hindi mo papatayin yung sarili mo para magtrabaho ka dito. Then nakadepende lang sa iyo yung kung paano mo i-save yung energy mo kasi mag-edit ka pa, 'di ba? Kaya ganoon kami dito, mga kapanalig. Kaya kung tatamad-tamad, ay nako po, bawal dito 'yon kasi magkakaroon ng kumbaga magkakaroon ng isang problema. Isipin mo, lahat kami kumikilos, tapos yung isa ay makikitaan mo nang palagi na lang hindi gumagalaw. Siyempre, magkakaroon ng problema sa bawat isa. Magkakaroon ng kumbaga conflict, 'di ba? Magkakaroon ng tawag dito, pagkakumpara. 'Di ba? Wala namang problema kung magpahinga, okay lang, kahit kung kumasama ang pakiramdam mo, magpahinga ka. Walang problema dun. Depende lang sa'yo kung anong gagawin mo content para kumita ka din. Ganun lang, mga kapanalig. Tulungan lang kami dito. Yan, dahil sa dami kong pinaliwanag, mga kapanalig, nagutom tuloy ako. Kaya magkakape muna tayo tapos tinapay. At syempre, tatapusin ko muna itong vlog natin ngayong araw na ito. So, panoorin nyo na lang po yung kaduktong mamaya para po dun sa pagkakabit namin ng poste. Maraming salamat po sa lahat talaga ng solid kapanalig dyan na hindi bumibitaw, mga kapanalig, no? Na hanggang ngayon nakasuporta po sa amin sa bawat isa. At ayun, asahan nyo po na dadamihan pa namin yung vlog kasi ang dami nag-request na nainip sila pag mga 2 days ako hindi nakapag-vlog, 3 days. So ito na po, mga kapanalig, at sana matuloy-tuloy natin to. Tiwala lang, matutuloy-tuloy rin natin kung ano yung mga dapat matapos dito. Basta subaybayan nyo po yung bawat isa sa amin. At ayun, maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita na po tayo sa next update. I love you all, mga kapanalig. Kape muna tayo. Lagi po kayo mag-ingat. Simula na magbulitan kasama Sino TV.